din tayo sa ating mga lagain. At ito nga ho yung ating mga sisiw na dungtaw na mga batch 1 at batch 2. Nilipat ko na po ito sa kulungan galing ho dun sa brooder. Kasi nga ho, meron ho tayong panibagong mga sisiw at doon ho natin nilagay. At ito po ang aking mga iniwalay sa brooder. At ito na po nga sila. Yung batch 1 ho, 1 month na. At yung batch 2 ay magwa 1 month na rin. Ito po sila, 12 ho ang mga yan. Kasali na ho yung batch 1. At sa mga hindi pa ho nakakaalam kung ano po yung dungtaw, ito ho yung tinatawag na dragon chicken na galing ho sa Vietnam. Na kung makikita nyo, malalaki ho ang mga paa. At baguhan lang rin ho tayo magparami ng gantong klaseng linyada ng mga dungtaw. At nagpapakasakali na sana ho dumami ang mga ito at makakuha tayo ng magagandang mga linyada at gagawin ho nating mga breeders sa future. Kaya abangan ho natin sa paglaki ng mga sisiw na to at magpaparami tayo ng dungtaw. At ito nga ho yung ating mga sisiw na pabo. 3 months old na po ang mga yan. Kukunin na po ang mga yan ngayong week kasama ho nung ating mga Muscovy ducks. Tagal-tagal na rin hong hindi nakukuha pero nakasked na ho sila ngayong week. Sigurado na ho. At bago lang rin ho ito na galing sa fowl packs. Tinamaan po ito mga alaga ho nating mga pabo. Pero nagamat ho natin ng 7 days gamit ho nung tablet na Thymol. Yun po ating ipinainom at gumaling ho ang mga yan. At patuloy pa rin ho ang pangingitlog ng ating mga Muscovy ducks at itik. At dito ho sila nangingitlog. At kung sakali naman ho nakukunin ang mga yon, ilalagay ho natin yan sa incubator. At ito nga ho yung mga itlog na natira. Dahil nga ho, napisa na ho yung siyam ng mga sisiw. Nilagay ho natin sa brooder. At yan ho ang natitirang mga itlog ng pabo. Yan ho, nililimliman ho ng ating White Holland. Abangan ho natin pag napisa na mga yan. At lilipat ho natin sa brooder. At ito ho yung ating breeders na dungtaw. Na patuloy pa rin ho ang pangingitlog ng ating female. Ito ho yung ating alpha male na dungtaw. Kung pansin nyo ho, napakalaki ho ng paa. Yan ho. Yan ho yung galing ho sa takorong na atin hong kinuha. At ito ho yung female na galing ho kay Louis. Patuloy pa rin ho ang pangingitlog. At meron pa rin ho tayong nakasalang na mga itlog sa incubator. Kinukuha ho natin at nilalagay sa incubator para iwas ho sa madaganan ng mga paa na malalaki ng female. At meron pa rin ho tayong 4 na mga sisiw sa brooder na nakahalo ho sa 9 na mga sisiw ng pabo. At nga ho, doon sa incubator na inabangan ho natin na mapisa. At ito ho yung ating mga dungtaw na mga breeders. Ito nga ho, katatapos lang ho na mangitlog itong female. Yun ho, basang-basa pa ho ang itlog. Kita nyo ho yung mga paa.
Kaya delikado ho pag napisa ang mga itlog, siguradong basag ho. Kaya alalay lang ho kung wala hong incubator, dapat minomonitor ang mga itlog para hindi ho masayang. Ito yung dragon chicken kung tawagin, na galing ho sa Vietnam, na kakaunti pa lamang ho ang nag-aalaga nito dito ho sa aming lugar. At kung meron man ho, napakamahal po ang bentahan ng mga gantong klaseng manok. Kaya nagpapakasakali ho tayo na dumami ang mga dong tao at pwede ho natin ibenta kung dadami na po ang mga ito. Kasama ho ito na ma-out dito ho sa ating backyard. Pero okay lang ho kasi meron naman ho tayong kasunod na mga panibagong mga sisiw ng pabo. At ito ho yung ating alpha male na may iwan itong itim. Kasali ho sa ma-out yung male na pabo na white. Yun ho ang ma-out. At yung 25 heads na mga Muscovy ducks. Kaya mag-expect ho tayo na dadalwa na lang ho ang matitirang mga Muscovy ducks. At sa mga itlog na naisalang ho sa incubator, sana ho mapisa ang mga yon para may ho, meron ho tayong kapalit sa mga ma-out na mga Muscovy ducks. At dito ho, dadami yung ating dong tao at sigurado ho sila naman ho yung majority na marami sa ating backyard. Kaya abangan ho natin kung sino ho ang dadami sa ating backyard. Gaya ho ng sinabi ko sa dati hong vlog, napakahirap ho mag-alaga ng mga sisiw ng pabo. Hindi ho basta-basta na magpalaki ng gantong klaseng mga hayop. Kailangan ho ng pagmomonitor dahil ho mabilis ho ito na magkasakit. Kaya napakahirap ho magparami ng pabo. Kaya ho dun sa ating mga sisiw na nasa brooder, sana ho tuloy-tuloy na hong kanilang paglaki. Gaya ho dito sa ating ma-out na mga sisiw na 3 months old. Shout out po kay Sir Eric Ambaking na patuloy ho ang pag-guide sa ating mga pag-aalaga ng mga pabo. Sa kanya ho ako kumukuha ng mga tips paano mag-alaga ng ating mga sisiw ng pabo. Kaya successful naman kasi nga ho naabot ho ng 3 months yung ating mga sisiw. Kung natatandaan nyo ho dati sa ating mga videos, yung ating mga sisiw ay namamatay. Kulang pa ho tayo sa kaalaman at ngayon ho meron na ho tayong mapagtatanungan. Kaya successful naman, sana ho tuloy-tuloy na ho ang pag-alagan at magparami ng ating mga pabo. At ito ho yung ating white holan na may iwan. Yung ating blue slate ay kasali ho sa ma-out dito ho sa ating backyard. Siya na lang ho ang may iwan, pati ho yung alpha male na black. Kaya abangan ho natin kung paano dadami ulit yung ating mga pabo at mga Muscovy ducks. At ito ho yung mga pabo na nalagay ho sa brooder kasama ho yung 4 na dong tao. Ito ho ang mga sisiw ng pabo at dito ko po sila nilagay. Disclaimer po, hindi ho tayo eksperto sa pag-aalaga nitong klaseng hayop. Ito ay batay lang ho sa aking experience at sa mga napagtanungan ho ng mga breeders. At ito po lahat ang mga updates sa ating mga alagain.
hanggang sa susunod ulit na mga videos. Maraming salamat po.